the middle of pandemic, habang lockdown, doon ako bumili ng bahay. Totoo yung sinasabi nila even sa magulang mo, results speaks louder than words. So guys, welcome back na naman sa isang napakalupit na episode ng Budge Speaks Podcast. And guess what? Nandito ngayon, kasama natin ang number one TikTok seller ng Pilipinas. He is also a co-founder ng number one na TikTok agency dito sa Pilipinas. So guys, let's meet no other than Mr. James Afante. Hello. Grabe. Thank you kay Budge Speaks. Yeah. For inviting me here, it's an honor actually. Para sa kalaman ng mga viewers natin, bro, baka pwede mo naman kami bigyan ng magandang intro kung sino ba si James Afante. Eh, grabe naman yan. So, I'm James Afante, 23 years old. Currently, yes, the top one TikTok live seller sa Pilipinas. So, super blessed. I'm a serial entrepreneur in general. Been through a lot of ups and downs rin in different industries such as crypto, e-commerce, and also MLM in the past. Started hustling since I was 14. Nagsimula talaga ako sa MLM talaga. Eventually, naging online seller. Fast forward, nag-improve eh. Nag-iba yung larangan ng online seller na dati ang pag-online seller, dinidiscriminate eh. Online seller yan para sa mga buntis, sa mga dropout, sa mga walang pang-aral, walang choice. Basically, yes. ganun ang discrimination sa aming mga online seller dati. Pero ako, alam ko na dati pa lang, nung mga 16, 17 pa lang ako, alam ko na talagang babaguhin ito kung paano tayo mabuhay at paano tayo mamili. And nangyari pa ngayon pandemic. Mm-hmm. So, doon nagsimula talaga na magkaroon ng malaking impact yung online seller, yung e-commerce as a whole, mm-hmm. especially sa TikTok. At the age of 14 years old, paano ka nagkaroon ng interest sa pagnenegosyo? Kasi for sure nag-aaral ka nun, bro. Yes. I think first year or second year high school ata ako nun. Bata pa lang talaga kasi ako na sinanay na ako ng magulang ko na pag may gusto ako, kailangan ko siya paghirapan. So, dati pa lang talaga marami na akong gustong laruan. Hindi ko makalimutan dati yung helicopter na dinemote. Never ako nagkaroon yan. So, yung nabibili sa Toy King na tuwing dadaan ako sa MOA, nakikita ko yung mga nagpapalipad doon sa, di ba yung malaking bilog doon? Pinapalipad yun doon. Sabi ko, naiingit talaga ako, di ba makabili. So, nasabi ko ng time na yun, marami yung gustong bilhin. So, kailangan ko siya paghirapan. Like, always, nag-aanap ako ng ways para kumita ng pera. Okay. So, 14 pa lang, medyo ganun na ako mag-isip. Ang bata nun masyado. Lumaki ka ba sa mayamang pamilya? No, mahirap lang kami. Literal lang, mahirap lang talaga. Like, two times a day lang kami kumakain. Wala kaming merienda, wala kaming midnight snack. Wala na kaming breakfast. Lunch and dinner lang. Yes. Okay. Nakatira lang kami sa apartment kasi medyo nagkaroon kami ng crisis nung 2009. Kasi meron akong stepfather talaga nung time na yun na Chinese. Siya yung gumanap talaga na tatay ko kasi yung totoo kong tatay na Singaporean, iniwan ako nung baby pa ako. So, broken family kami. So, you mean hindi ka full-blooded Filipino? No. Half kasi Singaporean ako by blood. Okay. May malalaman, no? May malalaman yan, ha? May malalaman. Ayos. Dialabas ko dito yan. Okay. So, wala na yung daddy mo na tunay. Ang pangalan din ng tatay ko na yung James din. Okay. So, parang the second ako. During back then, anong work ng mom mo? Wala. Housewife lang si housewife, mami. Housewife? So, medyo struggling nga talaga. Struggle talaga. Pagano? Yung stepfather ko, supplier siya ng mga panty at bra sa Gaisano Malls. Okay. Nationwide. So, siya yung nagde-deliver ng mga yon. So, nangyari nun time na yon, ako na lang yung natirang lalaki sa mong pamilya. Mm-hmm. Kaya medyo talaga nung time na yon, parang nagising na ako, sinasabihan na ako ng kapatid ng stepfather ko na James, ano ka, ikaw ang lalaki na titira dyan, so you need to step up. So nung 9 to 10 pa lang ako, tumatak na yung sa mind ko na kailangan ko mag-step up talaga. So di ko alam paano mag-start, pero so I keep on searching until yung 40 nakapagsimula ako. Ikaw yung parang naging tatay ng pamilya yes, nyo yes. During that time. So syempre, very hard for you to start kasi putik, 14 years old, pare, sobrang bata mo nun, no? Sobrang bata talaga. Ano yung pinaka unang ginawa mo before nung ganun kakabata para kumita ka ng pera? Okay. Di ko makakalimutan to kasi dito talaga ako nagsimula. So, nagbebenta ako ng ice candy. Meron akong Coolman na styrofoam. Kumakatok-katok ako sa mga bahay dun sa D-Reyes, sa Tramo, sa Zamora, sa Pasay. So, pinapasok ko yan, nagbebenta ako. Ang puhunan ko na natin, mga 2 to 3 pesos. So, binibenta ko ng 5 ata o 7 pesos yung kada ice candy na dala ko. So, yung kinikita ko dun, pinangko-computer ko. Kasi nga, hindi nga ako binibigyan ng nanay ko nga eh. Okay. So, kung may gusto ako... Akala ko naman itutulong mo. Akala ko inspiring na eh. So, yung kinikita ko doon, may panglaro ako ng computer kasi bata pa lang talaga ako, mahilig na talaga ako mag-computer. And, ano lang yun, nag-extra racket pa ako, pati mga bote-bote sa school,
pag yung mga klase ko may mga ano na sila, basura na sila na plastic bottles, kinikip ko yun kasi binibenta ko sa junk shop. Then nag-iipon din ako ng bato sa likod ng bahay namin. Sinasako-sako ko yun. As yun, yung mga tanso ng mga electric pa nasira, yan, binabaklas ko yan. As in, dun ako nag-start. Dun, yun talaga yung unang pera na sarili ko na kinita ko ng time na yun. How will that go? Kasi mami mo, talagang continuous yun, hindi na siya nag-work? Or... after nun, nag-start siya magtrabaho. Naging financial advisor siya. Mm-hmm. At the same time, nag-agent siya ng kotse sa Honda. Mm-hmm. So, yun yung naging dalawang work niya. Okay. So, yun yung bumuhay sa amin somehow nung time na yun. And then, thankfully naman nung time na yun, may mga support kami nakukuha dun sa mga kapatid ng stepfather ko. Mm-hmm. So, sinusuplayan kami pag hindi namin kinakaya. Mm-hmm. Pero, as yung buhay talaga namin, wala siyang comfort. Mm-hmm. Saktong-sakto lang talaga. Wala kaming ipon, wala kaming extra. Hindi kami nakakakain sa Jollibee, hindi kami nakakain sa fast food, hindi kami nakapag-mall. Literal na bahay lang talaga kami. May kotse kayo nun? Wala. Inyo yung bahay na yun? Nangungupahan lang? Upa lang yun. So, technically, no, because there's a lot of viewers out there, no, na ngayon sa mundo ng social media is marami rin talaga na inspire mm-hmm. sa mga katulad mo mm-hmm. na at a very young age is natuto kang gumawa ng pera, mm-hmm. naging milyonaryo, mm-hmm. but somehow, alam mo yun, hindi ko alam kung anong pumipigil sa ibang tao eh, pero parang lagi nandun yung hiya. Parang yes. Nahihiya sila magbenta. Number one kasing kailangan na nila ma-realize is yung deepest why nila sa buhay, kung bakit ba nila gustong maging successful. Kasi ang success naman, iba't ibang uri. Pwedeng hindi naman sa pera, pwede naman sa oras, pwedeng sa ibang bagay. Baka siguro hindi pa nila na-realize or wala pang nagkikwento sa kanila ng storya na magpaparealize sa kanila. So, kung maaalala ko, dati nung nag-MLM ako sa Uno, meron training na inaalok sa akin dati. Ang pangalan ng training na yun, for sure sa mga nanonood ng mga taga-MLM, alam niyo to. Uy, Uno rin ako, bro. Uno ka rin pala? Oo, Spartans sa ako. Sa Ortigas ka? Napitan ako. Para sa Spartans. Ah, okay. Pero narinig mo yung BNS, Body and Soul Training. Oh, diba yun? Nag-BNS normal, ka. Normal sa BNS yun. Nag-BNS ka. So, isa yun sa pinaka-iconic na training sa akin. Dati medyo hesitant pa ako kasi naalala ko, bago ako sumali ng multi-level marketing, ang sabi, lahat ng training libre. Mm. Tapos pagpasok ko, after one, inalok ako ng may bayad. Mm. So, ako parang binubudol ako ng mga pero after a while, like mga 6 months siguro, nirecommend talaga ako. Sabi ko, sige, I'll give it a try. Kasi mga 1,000 to 2,000 ata bayad doon eh. Dati, malaking pera yun para sa akin eh. Pero literal, 24 hours yung training na yun. Like, umaga to umaga talaga. Kasi hindi mo mararamdaman yung oras kasi babaklasin pati oras mo. Sa cellphone mo, wala eh. So, naalala ko noon si Ops Jericho, hindi ko siya makakalimutan. Kinikwento niya yung storya ng buhay niya tsaka yung story ng nanay niya. Nag-start siya sa MLM marketing din noon. Ang bahay lang nila sa Riles. Tapos, gusto niyang yumaman. In, to cut the long story short, yumaman siya. Pero nung yumaman siya, wala na yung nanay niya. So parang yun yung goal niya eh. So ibig sabihin, hindi umabot yung time. So, yun yung nagpa-realize sa akin ng time na kailangan ko talagang bilisan. Kasi you never know kung anong mangyayari na ito pa lang lahat ng bagay na pinaprepare mo para sa isang bagay, eh, hindi ko umabot, wala na. So, nung time na mayaman na siya, actually umabot naman, nung nagsisimula na siya, nung kumikita na siya na medyo maganda, napaparamdam niya na, pero alam ko months lang lumipas, nawala na yung nanay niya, bago siya talaga tuluyang umaman sa MLM nung time na yon. So, doon ako na medyo na parang sabi ko, nagising ako na, dati may pagka-rebelde rin kasi ako kasi yung parents ko, hindi rin naman super supportive sa akin kasi hindi rin nalang naiintindihan yung ginagawa ko eh. And knowing my mother, super, ano siya sa school eh, like, MBA siya bro eh. Mm-hmm. Master siya eh. So, gusto niya ganun din ako, di ba? Mm-hmm. Eh, sadyang iba talaga yung galaw ko. So, di niya naiintindihan. So, ginawa ko lang ang ginawa yung negosyo hanggang sa na-realize ko na kailangan ko i-balance. Pag uwi ko nun, niyakap ko yung nanay ko. Doon ko na-realize na, kasi rebel din ako. Doon ko na-realize na malamal ko pala yung nanay ko. So, sabi ko nun dati, sabi ko, gagawin ko lahat as fast as possible na makatulong. Number one goal ko is maparetire ko nanay ko sa trabaho. Yun yung number one goal ko. So, sinimulan ko sa tulong na hindi niya na ako kailangan bigyan ng allowance, hanggang sa hindi niya na ako kailangan bayaran ng tuition, hanggang sa dahil may online business na ako noong time din na yun, nag-start na rin ako, humiwalay na rin ako sa bahay para yung gastos mas malis kasi yung kuryente, yung tubig, malakas ako sa ganyan. Hanggang sa unti-unti, nag-progress siya by God's grace. But ever since nung nag-start ako, I'm always in good faith, in good intentions na gusto kong makatulong talaga muna sa magulang ko. So far naman na-achieve naman siya ngayon. So you could say sa mga viewers natin na talagang magulang mo yung deepest way mo.
Yes, number one talaga yon. Number one talaga. Sobrang mahal mo yung mama mo. Sobrang mahal ko talaga yung nanay ko. Di ba? So, noong time na yun, naalala ko, may mentor ako noon, pakala niya si Aprivo. Siya yung upline ko sa uno. Mm-hmm. Sabi niya sa akin, normal daw na kukontrahin ka ng, even ng magulang mo, number one ang kukontra sa'yo pag meron kang ginagawang kakaiba. Kasi hindi nga nila naiintindihan eh. Pero, lagi mo tatandaan, ikaw ang nakakita ng opportunity, hindi sila. At alam mo na makakabuti sa kanila yung ginagawa mo, sila hindi nila alam yun. Networker, so, ginawa ko lang talaga siya tuloy-tuloy kahit na pinapagalitan ako. Ang mindset sa akin nung upline ko na yun, temporary lang lahat yan. Papagalitan ka lang naman eh. Papaluin ka lang naman. Pero after 1 to 2 years, mararamdaman ng nanay mo yung resulta. Marami dito, okay, na nanonood ngayon. Baka mapanood nyo to sa TikTok, sa Reels, no? Baka mamaya hindi nyo alam kung ano yung uno na kanina pa namin binabanggit. Yes. No, kasi nung panahon kasi na merong uno, wala pang social media nun eh. Meron naman pero hindi pa ganito eh. Oo, hindi pa ganito. Hindi pa ganito. No. So, para sa kaalaman ng lahat, ang uno ay isang networking company before na medyo naka-focus sa mga generation na high school, college, yung mga batang-bata generation. Yung mga, ano talaga 20s, 30s. Wala, 20s, ano lang yan, 20, mga 30s below lang lahat yun. Walang 30s doon. Oo, sobrang bata nung mga audience nila. And isa ako, katulad ni James, na naging part ng uno. Ortigas din yon, Podium. Doon sa may Yamaha pa, tapos nalipat ng Mega Mall. Yes. Tapos hanggang sa nakalipat sila ng bagong opisina na. So yan, mga batang uno kami. So technically, ang uno is yung naririnig nyo ngayon na MLM. Yes. Multi-level marketing, networking. Yes. Di ba? Pero, pare, there's a lot na kapag sinabi mong bro networking, lalo na sa TikTok, mm-hmm, dadagsain ka ng comment yan. Scam yan, di naman totoo yan, power yan. Bro, ano masasabi mo na kung dahil ba sa networking, kaya ka na naging successful ngayon? Ang tao para siyang pagkain ng niluluto eh. Napakahalaga nung tinatawag natin sibuyas at bawang at paminta eh. So, for me, yung sibuyas at bawang at paminta ko, yun yung uno eh. Sa uno, kumita ako ng okay. Kumita ako ng 6 digits a month when I was 16. Feeling ko sobrang laking pera noon kasi wala naman akong ginagawa noon. Totoo. 16 years old na. Para 16 years old ka lang noon. Oo, nag 100, 120k a month ako noon time na yon. Pero si Uno kasi, ang pinakamatindi niya sa akin na ituro o nabigay na value is yung mindset. Tsaka yung consistency. Yung power talaga. Yung tinatawag na power, di ba? Pag madalas mo yung salitang power, yung sinasabi ni Kong, galing din sa Uno yan. Totoo. Si Kong Uno yan eh. Uno ba si Kong? Uno si Kong. Oh! Kaya nga siya nakaganyan eh. Uno si Kong. Okay. So, kaya yung power nga, da nagsimula yun eh. So, hanggang sa naging meme na siya. Daming tao nagtataka na parang, James, parang di ka ba napapagod? Ganyan. Parang ako kasi nung time na yun, nung nasa uno ko, ang mindset din sa akin nung upline ko, kailangan mo ano eh, kailangan mo isabuhay yung ginagawa mo eh. Pag sinabing isabuhay, kailangan nasa dugo mo na siya. Na talaga sa pang-araw-araw na ginagawa mo, nandun na siya. Kasi, ito ah, like, ito logic lang. Everyday, ang tao, mapapagod at mapapagod yan. Pumarte ka, mapapagod ka. Matulog ka, feeling mo, pagod ka pa rin. Kumain ka na marami, mapapagod ka. Mag-badminton, mag-basketball, mapapagod ka. Mag-negosyo ka, mapapagod. Makapag-meeting ka, mapapagod ka. At the end of the day, mapapagod ka eh. Kaya nga, basically yung iba dyan, mali lang talaga kasi yung binibigyan nila ng oras para mapagod. So, kaya sabi, ang point ko, wala naman tamad eh. Mali lang talaga yung binibigay nila ng oras. So, yun, for me, ang ginawa ko nung time na yun, binigay ko yung oras ko talaga sa uno. Tapos kaya natuto ako mga trainings, mindset. Natuto rin ako paano magbenta. Kasi yung ang hirap ka ibenta ng mga glutasop dati, bro. Tapos 16 years old ka lang nun, bro. Yung Choco 8. Ako, nasabi ko na pampatangkad. Enjoy. So, ang hirap magbenta. Pero doon ako na-train eh. Doon na-train yung skills ko talaga as a salesman. Ako, personally, since tagal ko rin nag-uno noon, no? Although hindi naman ako kumita ng mga 6 digits noon, pero nagka-grupo rin ako. Mm. But one thing na isa sa mga tinuro sa akin nung nag-uuno ako is yun nga, yung pagiging isang mabuting member, mabuting follower dun sa isang team. Mm-hmm. Diba? Because, you know, there's a lot of people out there kasi na parang nakikita nila yung success natin as a leader, as us building our company. Diba? Tayo yung nagpapasunod, tayo yung dumidiscarte nila lahat. But they didn't know before na before you become a good leader is dapat magaling kang follower. Yes, correct. Diba? Alam mo yung rule number one sa uno? Yes. Diba? Ang rule number one sa uno is your upline is always right. Yes, ups. Ang rule number two sa amin, dalawang rule doon. Number one, your upline is always right. Yes. Rule number two, if you think your upline is wrong,
always go back to rule number one. Yes. Diba? Tama. Natandaan mo pa. Diba? Kasi parang doon, okay, lagi naming sinasabi doon, lagi nilang sinasabi nung mga mentor noon, nung mga leaders doon, is walang sasabihin na masama sa'yo. Ang upline mo. Ang upline mo. Hmm. Diba? Lahat ng pinapagawa niya sa'yo, nagawa na niya. Lahat yes. ng sasabihin niya sa'yo is yes. ginagawa rin niya. Yes. So yes. parang gusto ka niyang umangat kasi... Angat din siya. Angat din siya. Oo. Which is totoo. Yes, totoo. Diba? Totoo. So ikaw bro, syempre ngayon medyo tumatanda ka na rin. Soon enough, magkakaroon ka rin ng family. Mm-hmm. Kung magkakaroon ka ng anak, mm-hmm. ipapasok mo ng networking company. Definitely, yes. For me, ang network marketing is the cheapest and the fastest way to learn sales in general. Like, isang pay-in ka lang, pero sobrang daming training, sobrang daming exposure. Totoo. Sobrang dami mong tao makikilala, iba't ibang uri ng tao. Totoo. Doon mo mararamdaman yung literal na hype at power sa buhay. Mm-hmm. Na talagang yung apply mo talaga, sisigawan ka, ipupush ka talaga. Imumotivate feeling ka. Feeling mo imposible, pero posible pala. Totoo. Doon ka talaga makukulture shock eh. Kasi pag pumasa ko sa networking, ibang-iba. Iba eh. Parang sobrang solid eh. Oo. Parang lahat. 1,000,000! Pak! Ang sarap bumalik, no? Oo, kung 1,000,000! Pak! 2,000,000! Kung may ganyang energy pa rin ako, no? Ang sarap bumalik. Para siyang fraternity na sa pagyaman, eh. Building people, building business. Naalala mo? Oo! Building people, building business. Yan yung tagline ng uno dati. So, totoo talaga yun. Yun talaga yun. And there's a lot of people na talagang totoo na matutulungan mo. Yes. No? Na mag-grow. Yes. And I believe, in connection with uno, with network marketing, sa current na ginagawa mo ngayon, mm-hmm. how are you as a previous network marketer ngayon na nagli-lead naman ng mga employees mo? Mm-hmm. Are you saying na, uy, may company ka na ngayon? Politics din ba sa inyo? Or you're like network marketing na talagang pinupush mo sila na maging grabbing leader? As you grow kasi, pag pumasok ka rin, technically yung ginagawa namin right now is medyo may pagka-corporate na siya eh. Mm-hmm. Pero in a different approach. Mm-hmm. Hindi yung katulad ng napapanood nyo sa K-drama. Mm-hmm. So, hindi ganyan. So, Tumilalipusta. Sa amin, corporate pa rin siya technically as per category. But yung culture namin sa loob is more on medyo creative kami, parang talent talaga. Mm-hmm. So, pag nandun ako sa office, literal na talagang umiikot talaga ako, tinatabihan ko yung mga graphic artists namin, hands-on pa rin talaga ako. Hindi ko pinapairal sa akin na porket ako yung nag-top 1 sales, dapat sobrang bossy na ako. Never naging ganun yung approach ko. Lagi kong pinaparamdam sa mga tao namin sa e-commerce na kasama nila ako, magkakasama kami. It's just that ang role ko lang talaga is yung live host. Mm-hmm. Yun lang yung role ko. So napakahalaga kasi sa isang bangka o sa isang kotse na alam mo kung ano yung role mo. Totoo. So pag ikaw ay isang bakaw, like for example sa basketball court, mm-hmm. sabihin natin, imagine mo na lang basketball, 5v5, mm-hmm. may top 1 na player talaga dito sa isa. Totoo. MVP talaga siya. Sabihin natin LeBron James. Mm-hmm. Pero itong kabila, sobrang tindi ng synergy. Pero itong isa, sobrang bakaw. Mm-hmm. So tingin mo sino mananalo? Mm-hmm. Mananali may synergy nila. Mm. So, ganun din nagbo-work ang company sa business. Kailangan alam mo at kailangan mo i-respect yung role mo at yung role ng ibang tao. Never ever mo na tatapakan yung role nila. Mm-hmm. So, hayaan mo silang gawin nila yung role nila. For example, pag graphic artist siya, mm-hmm. hayaan mo gawin yung role niya as a graphic artist. Mm-hmm. Pwede mo siyang tabihan, pero never na ever mo kukunin yung mouse at keyboard niya. Mm-hmm. Kasi, mau-offend siya. At dun magsisimula yung problema. Mm-hmm. So, may insecure sa sarili niya. Mm-hmm. Feeling niya, palpak siya. Feeling niya, hindi siya magaling. Tanga-tanga niya. Tanga-tanga niya. So, instead of maging ganun yung approach mo, sama mo siya. Mm-hmm. Yan yung sinabi nga ni Chinkita na do it with them. Mm-hmm. So, guys, grabe. Okay? Ang dami kagad natin na napag-usapan. Kung nakikinig ka ngayon sa first part ng podcast na to, huwag kang mawawala kasi dito sa second part ng podcast, grabe. Eto na. Eto na yung dahilan kung bakit nandito si James Afante at nanggigigil akong alamin yung mga, alam mo na, mga pwede niyang i-share sa atin later on. Di ko na pahabain pa. We'll be back after a quick break. Maraming salamat sa panonood and see you later. This is how legends are made. Nasa namin yung interview na to before ko pa malaman na siya na ang current hit top 1 life failure ng TikTok Philippines.